Hello, friends. Naimbag nga Sabado, pinyata yung amin. Sabado Gloria po. Saturday, ano sa kunyon? Sa English, nanginanaal daw sa tart yung Sabado. Holy Thursday. Holy Saturday. Araw ng pagkabuhay. So, busy kami ngayon dito sa kitchen ng husband ko. Nag-pre-prepare kami, friends, ng mga food na ihahanda namin bukas para sa tomorrow is Sunday. Ang tawag doon? Yung Sunday. Easter Sunday, mga friends. Nakakalimutan ko na yung mga pangalan. So, ngayon, maggagawa ang husband ko ng panko fish. Taka, i-ice ko lang, friends, para makita itong gagawin niya dito. Anong pailangan? Pause mo pailangan. Parang mas maganda yata kung ano. Ito. Ang ginagawa ng husband ko ngayon na fish, friends, ay yung Striped bass na binigay ni Daddy kahapon. So, ang ingredients niya, panko. Asan yung mga ingredients mo kanina, sweetheart? Yung plastic. Sumit yan. Ay, hindi ko siya maabot. Panko, tapos meron siyang ito, cornstarch ba yan? Or tapioca. Tapioca, tapos ito naman, friends, itlog, egg. May linagay ka ba dito sa egg? Wala. So, pagka naisaw-saw niya sa... Pero itong fish, friends, linagyan na niya ng garlic, salt, pepper. Garlic salt lang. So, ito, friends, yung fish ko. Yan. Striped bass. Tapos, isasaw-saw niya dito sa egg. Then, isasaw-saw niya sa panko. Breadcrumbs. Yan. So, ito, friends, ang yung nagawa na niyang tatlo. Panko. So, ito, pre-prepare lang namin for tomorrow, friends. I-deep fry na lang namin tomorrow. Kasi dito kami mag-celebrate ng Easter as a family. Bukas ng hapon. So, pang-dinner ito, friends. Alam mo ulit yung panko fish. Kurang pa yung panko. Kulang pa daw yung panko. Katsu ako. Fish katsu. Fish katsu. Pero tinatawag din ninyo siyang panko, diba? Ito, friends, yung panko. Binili namin kanina sa... Pero ito, tawag ka ito. Fish katsu, no? Ano ito? Oh, okay.
Fish katsu ang pangalan nito pagka na-fry na, friends. Pero itong linalagay na parang breadcrumbs eh katsu. Panko. Ay, panko. Pasensya na, friends. So ito yung panko, binili namin kanina dun sa 99 Ranch. Pampalutong itong panko, friends, dito sa fish. Pagka na-fry na siya, magiging malutong yung fish. Dagdagan ko pa. Yan. So, itong fish katsu, kahit tilapia, ganun, kahit anong klaseng fish. Basta yeah. Fish fillet. Fish fillet, friends. Eh, itong binigay ni daddy na striped bass, pinilay na niya. Na fillet na niya ito. Tapos naisip namin gawing fish katsu. Ulitin ko lang, friends, yung ingredients ng fish katsu. Itong fillet na fish, kahit anong klaseng fish. Tapos, kahit meat, mabalimati or chicken katsu, beef katsu. Oh, okay. Kahit na anong meat din pala. Pero may isang ingredients na. Oo. So, ito, yung ginawa ng husband ko. Kahit itong ginagawa niya, linalagyan niya ng garlic salt, itong fish fillet, tapos ito na yung ingredients niya, yung dinalagay niya, tapioca flour, tapioca starch, tapos panko flakes, then eggs. Mayroon pa ati panko. That's it. Ipa-fry na lang, friends. Frozen mo pa. Eh. Ipa-frozen muna namin to, then tomorrow namin afternoon ipa-fry. Magaling na pili na kayo. Luto mo. Ah, bukas mo. So, kahit na anong klaseng fish, kahit na anong klaseng meat, friends, ang kung gusto nyo gumawa ng katsu, ito lang ang mga ingredients niya. Napaka simpleng gawin. Simple na. Simple. Trabaho day ko. Last one. So, itong nagawa ng husband ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano dito lang ginarayan ko? 12 pieces na fish katsu, friends. Yan, so... Ito yung finished product natin. Ipo-frozen ko muna ito. Then, ready siya for frying tomorrow, friends. Tatakpan ko muna siya ng wax paper. Wax paper. Tapos lagay ko na siya dun sa ano. I-freeze ko muna siya, friends. Fish cuts. Look.
Yan, so ganun ang paggawa sa friends na fish katsu. I hope you enjoyed that vlog. I'll see you on the next one. Bye. Iklamang sa adobo.